Kamusta mga tol, mang Toto TV nga pala, shoutout muna tayo sa lahat ng mga followers ko, maraming salamat sa inyong lahat, God bless Terry, let's go! 2019, nabigan ang pagkakataon ng pinagmuryang Cuadro Alas Angas ng Pinas Boxing na si John Real Casimero na mapalaban sa isang pandaigdig kampayo na ito. Kung saan sinagupan nito ang palaban na South African fighter at nuhay kasalukuyang WBO Bantamweight Champion na si Solana Tate. Ang boksingerong may hawak ng record sa may pinakamabilis na knockout win sa isang world title. Ang patuloy nito ang kapwa South African fighter na si Ziboniso Gonya sa loob lamang ng 21 segundo. Isang dating two-weight class world champion, isa si Tay sa mga ikinungkusidirang pinakamahusay na boksingero ng South Africa kasunod ni Moretti M. Tal Ali na kanyang kababayan. At sa katunayan, hindi na bago ang kanyang pangalan sa mundo na pakikipaglaban. Dahil bago pa ang mga kasagupo ni Casimero, si limang Pinoy na ang tinalo nito sa laban. Kung saan huli nitong dinaigo via 12-round unanimous decision ang Pinoy na si King Arthur Villanueva para sa WBO Interim World Bantamweight title. Kaya naman ganoon na ng kakumpiyansa ang kampo ng South African champion na madali lang tatalunan ni Tay si Casimero. At tila ba pang dagdag na lang sa mga Pinoy na tinalo ni Tay ang laban nito sa ating pambato. Dahil ayon mismo kay Frank Warren ng Queen Spirit Promotions na tumatayong handler ng South African champion, di kinakasana ang mga laking laban ni Tay Kain, aw kahit wala pang ang katiyakan na siguradong ang tatalunan ni Tay si Casimero. Isa itong direktang pangiinsuto sa isang Pinoy fighter. At tila ba tinanglalanan ng karapatan si Casimero na makasungkit ang mas malaking laban. At sinasabi ng lahat, siyang lalaban kay Ino, parang naninigurado lang. Parang ayaw niya ng lalaban sa akin kasi gusto niya niyang lalaban kay Ino. Ang laban ay naganap sa kilalang arena Birmingham, West Midlands, United Kingdom para sa 3rd pangdepensa ng South African champion ng kanyang World Boxing Organization World, Round 1, maagang hinanapan ang butas ni Casimero ang depensa ng kalamadong South African champion. Pero gaya ng mga naunang payag ni Tay bago ang naturang laban, hindi agad ginagat ni Tay ang anumang mapanghamong atake ni Casimero. Gamit ang kanyang height at reach advantage, maagang na-control ni Tay ang tempo ng kanilang bakbakan. Ito rin ang panalong na dukdok sa angas ng Pinas bilang ika-apat na boksingero ng Pilipinas na nagkampiyon sa 3 magkakaibang weight division. Kasunod na ipapangbugating boksingerong tulad ni Tony Ohasnitz, Nonito Donaire, at Manny Pacquiao na tanjin boksingero sa buong mundo na may 8th division world titles. Kasunod ng kanyang matagumpay ng pagkapanalo, patuloy pa rin ang angas ng Pinas sa paghamon sa numero 1 boksingero ng bantamweight na si Naoya Ino ng Japan. Sa magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin tukon sa hamon ni Casimero. Na pinatunayan na ang kanyang angas ay hindi lang puro salita, kundi siguradong mararamdaman ng sino ang babanggan dito. Hanggang dito na lang o maraming salamat sa inyo lahat. Naoya Inoue sa Zomek Kanagawa, Japan, nag-umpisa si Inoue sa pagboboxing noong siya ay 5 taong gulang, na itinuro ng kanyang ama, isang dating amateur boxer, mula sa kanyang unang laban. Malinaw na mayroon siyang kahusayan sa likas na talento sa boxing, nag-pro si Inoue noong siya ay 19 na taong gulang at malinaw na sinabi niya na ayaw niyang magkaroon ng mga warm-up na laban, nais niyang makalaban para sa titulo sa pinakamabilis na paraan. Kahit na nag-pro siya sa murang edad na 19, na itala ni Inoue ang isang mag-impression na amateur record, na mayroong 75 panalo na may 48 na knockout, may mga laban pa nga na ang kanyang mga kalaban ay nagpapacheck ng kanyang mga guantes pagkatapos ng laban, hindi nila maipaliwanag ang ganoong lakas mula kay Ano, sinabi ni Inoue, hindi ito dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang bilis at pagkakaposisyon, nakipagtambal ito ng tamang panahon. Sumunod si Inoue sa paglaban kay dating Thai national champion, at nagpakita ito ng perpektong counter left hook, na nagpapamalas ng galing tulad ng dakilang Sugar Ray Robinson, kapag natagpuan mo ang isang di malilimutang puwersa, at itinutukoy mo ang ganoong lakas. Itong si Fukushima, ito'y radioaktibo, ito ang dahilan kung bakit tinatawag siyang isang halimaw, kapag ang isang tao ay may mabilis na mga kamay, magandang jab, at tunay na lakas sa suntok,
at ito'y energetikong ina-apply ang mga bagay na iyon. Maraming salamat. God bless us all.